Kapag nakapag-aral ka, makukuha mo ang respeto ng mga tao. Unti-unti kong nakita yon, kaya lalo kong sinipagan at pinagbutihan sa pag-aaral. Mr. and Mrs. Basa? Mr. and Mrs. Basa? With his proud auntie, Alta Perez. Roy D. Basa, first honorable mention. Kung hindi kaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako sa high school. Pero naglakas loob ako at naghanap ng paraan para maipagpatuloy ito. Nag-exam po ako sa munisipyo. Ako po yung napiling maging scholar. 50 pesos na nga lang po yung magiging tuition ko sa high school eh. Ay, napakagandang balita niyan, anak! Astig ka talaga, Totoroy. Akala ko nga ho, hindi ako yung mapipili. Ang dami pa nag-exam. Puro valediktoryan pa. Makakapag-aral na po ako. Tapos, sa La Consolacion pa. Private school. E paano pa masaya mo? Saan mo nga kukunin yung pamasaya mo? Pambaon mo, pambayad mo sa mga bayaran. Siguradong marami yon. Kahit ba 50 pesos lang yung tuition mo. Pero, pagtatrabahuan ko, tay. Itulong mo sa pamilya mo. Kaysa ilaan mo dyan sa pag-aaral mo. Di ba usapan natin pagkatapos mo ng elementarya at tutulungan mo kami sa bukid? Sa tubuan? Hindi ka talaga nakikinig. Pero, tay. Bakit po ba hindi niyo ako masuportaan? Sinipagan ko po mag-aaral. Akala ko po matutuwa kayo na third honor ako. Akala ko po makikita niyo na magaling ako. Yung mga kaklase ko, yung mga magulang nila, gusto makapagtapos sila. Pero bakit ayaw niyo po yung mangyari para sa akin? Dahil kailangan mo tulungan ang pamilya mo! Eh gusto ko naman po itong gawin para sa atin lahat eh. Gusto ko po na masumayin sa buhay natin. Gusto ko po maging katulad din na Tita Alda. Yun na nga! Yun ang ayaw ko! Yung matulad na sa mga yun! Hindi mo maalam kung anong ginawa ko para sa mga yun! Dahil hindi sinuportahan ni tatay ang pag-high school ko, napilitan akong maging houseboy para sa mga tiyahin ko. Palipat-lipat ako sa bahay ni na Tita Alda at Tita Nympha. Okay, class. Get your pad papers out and let's take the quiz. Okay, get one and pass. Get one and pass. Do. Salamat, ah. Question sa akin na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko anuman ang mangyari. Gumagawa ka na talaga ng desisyon para sa sarili mo. Hindi mo malang inisip kung anong kailangan ng pamilya mo. Tay, nakahabot na ho akong dito eh. Kayo pa ba ako susuko? Apat na taon na lang ho, makapagtapos na ako. Pwede po sana akong mag-state university. Pero masyado lang humalayo eh. Kaya sa rekoletos muna ako papasok. Pero tay, kailangan ko ng 3,000 pang entrance fee. Ano gusto mo?
Yung pinapakain namin para sa mga kapatid mo, ibibigay naman para doon. Gugutumin namin sila para sa'yo. Pagtatrabahoan ko naman po ulit eh. Hindi ho ko hingin ng pera sa inyo katulad ng dati. Yung sa akin lang, tay, supportan nyo naman ako, tay. Makakatulong ho yung para gumagana naman itong pakiramdam ko. Ang ginagawa mo dapat kasi ngayon ay yung tulungan mo ako para buhay ng pamilya to. Ang taas-taas ng pangarap mo eh. Alam mo, sa lahat ng anak ko, ikaw pinakambisyoso. Lilipad-lipad ka, wala namang pakpak! Eh, anong gusto niyo, tay? Pare-pareho tayong mabawag dyan sa tubuhan na yan? Ang yabang mo! Hindi, nakita mo to? Ang tubuhan ng buong buhay sa'yo! Tapos minamalit mo! Minamalit mo ako? Hindi ko ako kayo minamalit, tay. Gusto ko makapagtapos ng pag-aral. Para maging boses nyo. Yun yung wala kayo, tay. Inaabuso ko dyan sa tubuhan. Minamalit kini Tita Alda. Si Vincent, tay, hindi ko nakita lumaban. Hindi ko nakita ng salita. Buong buhay ka, tay. Pinapanin ka, hinapakamahal ng maraming tao. Kaya ako napulalaban para sa inyo, tay. Tay, pag nakatapos ako, pag may narating ako, tay, wala na akong manliliit sa inyo. Naintindihan niyo ba yun? Masama ako ba yun, tay? Masama mo bang gustuhin ko yun, tay? Para sa pamilya natin? Natapos mo pala yung enrollment. Anong kursong kinuha mo? Education po. Gusto mo pala maging teacher? Yun ay kung makakapagtapos ka. Kasi sigurado naman ako, tatamarin ka. Tatamarin ka tulad ng tatay mong batugan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ho batugan ng tatay ko. Ano sabi mo? Hindi ho batugan ng tatay ko. Magsasaka lang ho siya. Pero ginagawa niya pong lahat para buhayin kami. Hindi man ho sumasapat sa amin yun, pero hindi niyo ho matatawaran yun. Napakawalang hiya mo! Sumasagot ka pa sa akin? Sinuswerdohan kita kahit ang dami-dami utang ng pamilya mo! Tapos yun ang isasagot mo? Malaki lang ho ang utang namin sa inyo. Pero hindi ibig sabihin yun, pag-aari nyo kami. Matagal na pong hindi mga taong ginagawa nyo sa amin. Mga kamag-anak nyo ho kami. Pero bakit mas masahol pa sa alipin ang turing nyo sa amin? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Pero wisyo kayo! Pabigit kayo sa buhay ko! Anda! Anda, tramuli! Ruka ba? Lalong naging mahirap para sa akin ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Naghanap ako ng kung ano-anong trabaho para lang matuloy-tuloy ko ang pag-aaral ko. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ng anak mo sa kamay ng mga kapatid mo? Kapag nalilingat kami ng nanay mo, kung ano-anong masasamang salita ang pinupukol nila sa kanya. Polis, pag hindi ka tumigil? Sige, wala akong pakialam! Titumaw ka! Ano ba kasi ginagawa mo, kuya? Ilang taon niyo ako, trinato niyo ako parang basura. Kaya na nagsakripisyo ako para sa inyo! Ang mali ko, nakinig ako sa inyo! Na wala akong kwentang tao! Na wala akong pinakaralan! Kaya dapat ako matapakapakaan! Pero mali! Dahil anak ko! Ang pamilya ko na nagtatamay dito! Pali sila! Hindi na marunong makarap dahil sa akin! Nabuti na lang, matigas ang ulo ng panganay ko, hindi nakikinig sa akin! Dahil mas mataas ang pangarap kasi sa akin! Kaya wala kang karapatan na saktan siya! Dahil tandaan niyo to! Tandaan niyo to! Balang araw! Hihigit pa siya sa inyong dalawa!
Tandaan nyo lang! Mas mataas ang paharap ni Roy, ang anak ko! Kesa sa inyo! Itaka yung sumpato yan! Halika na nga! Pumasok na nga tayo sa loob! Ano? Tay. Di tama na ho, Tay. Tay. Kasay natupad ko ang pangarap kong maging teacher. Kinuha akong magturo sa university na pinanggalingan ko. Kamusta naman? Kunin mo iso. Uy, bigyan mo lahat, ha? Sarap yan. Diyos! Si, salamat, ha! Mga kasama! May pamerienda si Sir Roy! Oh! Good afternoon, Cathy. Biggie, halika dito. Pwede niyo to. Ano ba yung alam mo? Parang ang dami. Anay, ito yung unang katas ng sweldo ko bilang isang guro. Sarap yan. Alam niyo na yan, di ba? Bakit kayo tumatawa? Ay, Tay, Tay. Bago namin ni kwento, Tay. Inumin niyo muna itong pinakamasarap na juice sa buhay. Tuloy-tuloy ang paglago ng karera ko bilang teacher. Pero naramdaman kong mas may gusto pa akong magawa. Good evening, class. Sir! Ako si Sir Roy Basa. At ako ang magiging guro nyo ngayong gabi. Oh, buti pumasok ka. Opo, sir. Kumusta si Mang Pablo? Okay naman po ang tatay, sir. Okay naman? Opo. Mabuti. Come on. Sir, kala ko di ka napapasok eh. Eh, sir, napaisip kasi ako nung binigyan niyo ako ng juice. Sabi ko sa sarili ko, sana makabili rin ako nun. Huwag kayo mailang sa akin, ha? Dahil tulad niyo, dati rin akong working student. Siguro halos sa mga naging trabaho niyo, napasukan ko na. Naging magsasaka na ako. Ako rin, sir! Magsasaka! Ako rin! Ako rin, sir! Houseboy. Opo, sir. Ako po, sir. Isang bahay. Isang bahay din po ako. Salesman. Ako, sir. Janitor. Sir, ako, sir. Alam niyo, hindi ko lang ata napasukan yung pagiging security guard. Ako po, sir. Security guard. Alam ko ang hirap na pinagdaanan niyo para lang makapasok dito. So kung malaman niyo, nasuportado ko kayo. Tutulungan ko kayong makatapos ng maayos. Sir, sir, sir! Bon, baka pwede namang ikwento yung story ng buhay nyo. Baka pang-inspirasyon ba? Gusto nyo talaga marinig ang kwento ko? Oo, sir! Nagsimula ang kwento ko sa isang mansanas at juice. Mansanas at juice? Tapos ko ang aking doctorate at naging regional science supervisor pa ako sa buong Negros Island region, pero may iisa akong hindi kinakalimutan. Ang mga katulad ko na mas doble ang hinaharap na pagsubok sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya nagtayo ako ng foundation para makatulong sa kanila. Mono. Salamat, sir. Sino pa walang ballpen? Masasabi kong hindi lang ang karera ko ang matagumpay, kundi pati na rin ang aking buhay pamilya. Sa ngayon ay may asawa na ako't mga anak. Ang aking kapatid na si Ricky ay isa na ring guro at pinagtutulungan namin ang pag-aaral ng iba pa naming mga kapatid. At ang patuloy na pag-aalaga sa aming mga magulang. Mahirap ang tinahak ko patungo sa tagumpay. Pero lahat ng nagbigay sa akin ng hinanakit, maging ang aking mga kamag-anak
ay napatawad at pinasasalamatan ko rin. Ang kwento ko ay patunay na gaano man kahirap, posible tayong makaahon sa buhay na ating kinalalagyan. Lubos na gumagalang, Roy.